puso ka na. Tauhan lamang kita. Bakit pinapahiya mo ko? Bakit lakad ka ng lakad na hindi tumitimbre sa akin? Hindi ikaw ang nagpapatakbo ng departamento. Kung pag-uusapan natin kung sino ang mga matagal na stuntman sa FPJ Productions, ay paniguradong kasama sa listahan ang pinsan ni The King na si Robert Talbis o Robert Talabis. Isa rin siya sa mga palaging nakikita mo sa mga FPJ movies. Ito kasi yung kagandahan sa mga stuntman noon. Hindi lang sila pang stunt, kundi mahusay rin sila sa pag-arte. At kasama na rito si Ginoong Talabis. Kung matatandaan tol, siya yung Crispulo na hinahanap ni Kapitan na ginampanan ni Eddie Garcia sa unang Pedro Penduko movie noong 1973. Si Robert Talabis ay lubos na nakilala bilang character actor sa mga pelikula gaya ng Murder in the Orient noong 1974, Hari ng Stunt noong 1981. Alam ko na nangailangan ka. Pero, bata pa tayo eh. Importante yung buhay pare. Dalandahan ni Pong Piso Berto. Agaw Armas bilang isang mayor noong 1986. Saan ba yung pumayo sa akin? Depende yung mayor. Tsak na magugustuhin mo. Wala kang gagawin kundi alalayan ako. Kailangan ko katulad mo. Magaling. At A Dangerous Life bilang Joker Arroyo noong 1988. Ngunit taong 1992 nang lubusan tayong iwan ng ating veteranong aktor. Pero nag-iwan naman siya ng magandang alaala sa larangan ng pelikula. Magbulat-latan nga tayo ng record. Narating ko ang ranggong ito. Dahil sa hindi ako mangmang. At lalong hindi ako dating hutong na katulad. Yan nga ang dahilan kung bakit kinakabahan ako eh. Walang nagdidimanda. Ang ibig sabihin yan, gagantihan ka. Kahit mag-ingat ka. Matinding kontrabida rin ni Totol. Suki rin ni The King sa mga pelikula niya noon. Alam kong nasa listahan nyo rin siya sa pagiging magaling na kontrabida sa larangan ng pelikulang Pilipino. Siya ay si Johnny Wilson na kilalang kilala noong dekada 60. Siya ay dating radio voice talent bago niya pinasukan ang movie industry. Nakita ang pagiging epektibong kontrabida ni Johnny sa mga pelikula tulad ng O Pagsintang Labis noong 1967, Isang Bala Ka Lang noong 1983, The Return of Bionic Boy bilang Cordero noong 1979, at Bilang Na Ang Oras Mo bilang Attorney Dayaw noong 1985. Isang lalaki, anong tingin mo sa kanya? O sige, pabalik na lang ako. Lindy! Yan ang hirap sa'yo eh. O paano ako maniniwalang kaya mo humawak ng negosyo? O paano ako maniniwalang kaya mo humawak ng kumpanya? Alam niyo ba mga tol, na bukod sa pagiging aktor, si Johnny ay naging isang vice mayor sa Makati noong 1971. Si Johnny ay binayaan din ng dalawang mapagmahal at talentadong mga anak na sina Monique Wilson na gumana bilang Kim sa Miss Saigon at si Jamie na isang magaling theater actor. Ngunit noong December 30, 2003 ay binawian na ng buhay si Johnny dahil sa heart attack. Gado po boy ni BJ, Atone. Pati mo kayo. Ako? Pero, di bale, Berto. Di bale. Ako. Mayor, baka naman ho yung leyendang sinasabi ninyo eh, samahan po ninyo ng konting relevance. Mag-gasolina ba? No problem. Ayos! Nakakahiya ka kasi baka ano yan? Baka mausot mo. Alam niyo ba mga tol, na bago maging isang sikat na aktor ang ating idol na si Val Iglesias, siya ay nagsimula muna sa pagiging stuntman. Si Val ay nakilala bilang isang magaling na kontrabida noong dekada 60 hanggang 80. Siya rin ay isang magaling na director tulad ng mga pelikulang Sig 357, Baril Ko Ang Papatay Sa'yo noong 1997, Padre Kalibre noong 1997. Simple lang, tapos na servisyo mo kay Congressman Cortez. Kaya dapat, mamatay ka na. Sinasabi ko nga ba si Congressman Cortez may pakanaan ito? Abel Villarama Armado noong 1999 at Terrorist Hunter noong 2005. Mayor, umasa mo kayo. Bukas na bukas, nasa dyaryo po kayo. Sapagkat gusto po naming malaman ng buong bayan na ang mayor, ang mga government official na katulad ninyo ay nanunungkulan ng tapat sa bayan.
kung regular kang nanonood ng Ang Probinsyano noon ni Coco Martin, siya yung nakita natin gumanap bilang isang bus hijacker noong 2016. Speeding ka kasi. Abigail. Sir, over speeding eh. Isang patakbo. Hindi mo yan. Heto pa mga tol. Bukod sa pagiging magaling na aktor at director, pinasukan rin niya ang mundo ng politika dahil siya rin ay naging kagawad ng Rosario, Pasig City noong 2018. Sa kasalukuyan, siya pa rin ay nakatira sa Pasig City kasama ang kanyang pamilya. Siya pa rin ay aktibo sa entertainment industry, ngunit behind the scene na lamang. Sa katunayan, siya ang fight instructor at stunt director ng mga pelikula gaya ng Ganda Rapido, The Revenger Squad noong 2017, Fantastica noong 2018 at Bihag noong 2019. Hindi po namin inaalintana kung kami lang po sa ginagawa namin ito ay magkasakit. Sapagkat ito po ay pagtulong sa mga kasama namin stuntman na mahihirap na kailangan pong hatiran namin na makakain nila. Gusto mo namang ibalik mula lang sa akin ang pag-ibig mo? Popoy, mga pogi lang type ko. Bakit? Hindi ba ako pogi? Hindi! Isa siya sa mga madaling tandaan na artista. Siya si Hilarion Cuenca Silva o mas kilala bilang si Larry Silva. Pero mas tumatak siya sa karakter na ginampanan niya sa OK Caperico bilang si Pipoy. Ako yung pangungutang mo sa akin? Ba, hindi ko lang ungutang sa iyo ha? Sarili kong sweldo yung inuutang ko. At pagdating ng sweldo, kung mawala ka na sa asahurin, eh di mangungutang ka na rin. Oh, eh doon mo na rin ba yung utapan? Doon mo na rin, patok sa Jomar Kid. Say, Sarah. Trademark rin niya ang kanyang boses na parang si Cookie Monster ng Sesame Street. Hello! Balik kayo! Mga walang siya, Charlie! Siya ay nakilala sa mga pelikulang gaya ng Baril na Ginto noong 1964, Sa Kamay ng Mga Kilabot noong 1965, Ang Padrino bilang Hilario noong 1984, The Secret of the Incas Empire noong 1987, at marami pang iba. Pero alam niyo ba mga tol, na bagong naging aktor itong ating idol, siya muna ay naging isang amateur boxer. Heto pa mga tol, siya rin ay naging counselor ng Maynila ng ilang beses sa loob ng taong 1995 hanggang 2004. At minsan na rin siyang naging vice-alcalde noon. Si Pipoy ay isa ring tapat na deboto ng Black Nazarene. Ngunit noong April 27, 2004, nang mapabalita siyang pumanaw sa edad na 66 years old dahil sa matagal niyang sakit sa bato. Epi, bagong salita dito sa atin. Epi? Oh. Epi ma ako? Hindi, epilepsy. Kain! Ano lang? Tumalbo lang pagkain. Hindi mo ako pwede makuha sa pakiusap eh. Ang kailangan ko'y pera. Adios. Panday Gani. Hindi bagay sa'yo ang pangalan mo. Ano? Panday Ganid. Salamat, Bangkay. Alam ko tol, isa ka rin sa mga nalilito kung siya ba si Robert Talabis at Robert Talby, di ba? Siya si Robert Talby na kilala bilang isa sa mga pinakaunang batch ng FPJ Boys. Si Robert Talby ay kilala bilang aktor, mapa-comedy man yan o kontrabida. At isa rin siyang magaling na direktor mga tol. Siya ay kilalang kilala sa mga pelikula tulad ng Mano Mano noong 1964. Turing Guest Mundo, Kapitan Langgam noong 1992, Silang Matatapang Walang Atras sa Laban noong 1994, Oh My Ghost bilang Policeman noong 2002, SN Antundo noong 1997, May nasagap ako sa lugar namin, hindi ko gusto alingasaw. O ngayon? Yung mga rampador sa amin, may itutumbang pulis ngayong gabi. Anong kinalaman ko doon? Kasi pulis tundo eh. At Pandoy, Alalay ng Panday bilang Isagani noong 1993. Kadyo, ipapasalamat ako sa inyo. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Hindi ko nga malaman kung paano ko kayo babayaran eh. Isagani, kalimutan mo muna yung salitang babayaran. Si Robert Talby ay nakatira sa Gordon Street, Quezon City kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ngayong taon lang nang siya ay bawian ng buhay dahil sa atake sa puso. Magkagayon pa man, tulad ng ibang veteranong aktor, siya ay mananatili pa rin sa ating
puso't isipan. Ayoko! Papatayin ako! Huwag mo ko patayin! Papayaran kita! Tulungan niyo ako! Huwag mo ko patayin! Papayaran kita! Papayaran kita! Ano? Oh boy, alam ko karamihan sa atin noon, nung bata pa tayo ay takot na takot kay Zuma, isang taong ahas. Siya si Max Laurel na nakilala bilang isa sa mga mahuhusay na aktor dito sa ating bansa. Si ganong Laurel ay kung mapapansin nyo mga tol ay isang malaking mama sapagkat na-discovery siya sa isang gym sa Maynila bilang isa sa mga bodybuilder noon dahil naghanap talaga sila noon ng isang matangkad at maskuladong lalaki para magiging kalaban ni FPJ lalo sa pelikulang Durugin si Totoy Bato noong 1970 na kung saan pasok na pasok ang ating idol sapagkat siya lang naman ay may taas na 6'3". Ngunit bago pa man yun ay naging aktor na siya sa mga pelikula ni FPJ simula noong 1975 sa pelikulang Tatak ng Alipin. Heto pa tol, siya rin ay nakapagtapos ng kursong Commerce sa Letran. Si Max Laurel ay nakilala ng gampanan na niya ang magiging culture icon sa pelikula na si Zuma noong 1985. And tingin mo kung kaming mga mababawang kaligayahan noong 1997 na kung saan nakasama niya si Bossing Big Soto at Jano Gibb, ang panday bilang isang mandirigma at syempre Sergeant Clarin bala para sa ulo mo noong 1990. Hanggang magtapos ang kanyang karir sa industriya noong 1997. Si Max ay kinasal kay Alice Laurel na kung saan ay nagtatrabaho ngayon sa Far East Chemco Leasing and Finance Company sa Intramuros. Dagdag ko na rin mga tol, nagkaroon rin siya ng mga international movies gaya ng Mad Warrior noong 1984, Hell Hunters noong 1987, The Last American Soldier noong 1988, Cop Game noong 1988, at Robo War noong 1988. Ngunit noong June 11, 2016, nang mabalitang binawian ng buhay ang veteranong aktor dahil sa cardiac arrest. Huwag ka rin! Bumalik ka rito! Huwag matigas ang ulo! Sumuko ka na! Para walang mangyari sa'yo! Hindi matigas ang ulo ko! Hapon lang ang sumusuko! Di ko makakalimutan ang pagbumukhang yan. Yung long hair na yan. Siya yung tipo ng kontrabida na nayayabahan ka at gusto mong hampasin ang bote sa mukha. Pero kung iisipin mo tol, no? Nakakatakot rin maging magaling na kontrabida. Pag makita ka lang sa personal, baka ay kukursunadahan ka ng mga tao dahil sa pagiging epektibo mong aktor. At isa na rin dyan, si Lindo Arroyo. Plus di lang aktor, kundi stuntman pa yan. Siya ay lubos na nakilala sa Dito sa Pitong Gatang noong 1992. Dalawang tao mo akong pinuro sa kulungan. Lumapit ka kaya, Piap! Kung hindi, unahin ko to! Pag-usapan natin to. Ang TV movie The Darn Adventure bilang si Prinsipe Pedro, Hanggat May Hininga bilang si Edwin, at sa Ang Probinsyano bilang Dado noong 1997. Diba bitiwan mo paril mo? Mag-usap tayo! Ano ko yun? Bakit ko bibitawan itong baril na ito? Akin to! Si Dindo ay kinasal kay Sherilyn at sila ay pinayayaan ng anim na mapagmahal na anak. Ngunit noong 2009, si Cheryl ay namatay dahil sa heart attack.
Taong 2014, nang mapabalita naman ng ating veteranong aktor ay na-diagnose ng malalang sakit. At dahil doon ay malungkot mang sabihing naapilitan siyang magpahinga muna sa industriya sapagkat siya ay na-diagnose ng cancer sa atay at stage 4 na ito. Labis itong ikinalungkot ng kanyang pamilya dahil binigyan na lamang siya ng 6 na buwan ng pananatiling buhay sa mundo mga tol. Ngunit sa tulong ng pananalig sa Diyos, hindi sumuko si Ginoong Arroyo at ang kanyang pamilya na sumubok ng ibang paraan ng panggagamot at ito ang traditional Chinese medicine na kung saan milagro nagpagaling naman sa kanya at unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. At God is good mga tol, ganon rin unti-unting bumabalik ang kanyang karir. Noong 2016, nang mabigyan ulit siya ng pagkakataon na bumalik sa telebisyon at nakita natin siyang gumanap sa Ang Probinsyano bilang si General Acosta. Ikaw pala! Gagang kumukuha ng pera ko dito! Ha? Wala pa rin talagang kupas si Idol. Nakakabangas pa rin. Siya rin ay gumanap bilang isa sa mga kalaban ni alias Robin Hood bilang Paquito Domingo noong 2017. Harapin mo itong barato! Wala kang pinagbahan! Sabihan! Sabihan! Boy! Sa ngayon, siya ay masayang namumuhay sa Maynila kasamang kanyang mga anak. Siya pa rin ay aktibo sa kanyang karir sa katunayan ngayong 2020 lang nang makita natin siyang gumanap sa The Gift bilang si Johnson. Ni Kantil! Ang girlfriend ko. Morning, Kevin. Morning. Alis naman na kami ni Paki. Naku, pag niyo akong kantiin, ma'am. Kakalmot-kalmotin kita na parang kuting. Pagkatapos, kita'y sisilain. Ang mga sinasabi sa'yo'y niuukol. Yan may pangako. Palabra de honor. Natatandaan niyo pa ba ang linyang to mga tol? More you are good girl. Malapit nang bumagsak sa aking mga kamayang demi na yan. Siyempre, siya si Jose Diaz o mas kilala natin bilang si Romy Diaz. Siya ang kontrabida na nuknukan ng kasamaan. Leon kung magalit at parang umiiyak na tupa naman kung magmakaawa sa bida. Alam niyo ba mga tol na bago maging aktor ang ating idol, siya muna ay naghari sa larangan ng basketball. Siya ay isa sa mga pambatong player ng FEU Tamaraw at CRISPR Red Manizers. Heto pa tol, siya lang naman ang nakapagpuntos ng 44 sa UAAP game noong 1961. Siya rin ay nakababatang kapatid ni Paquito Diaz na isang veterano aktor at syempre tito ni Joko Diaz. Sa maniwala ka man tol o hindi, naging parte na ng iyong puso't isipan si Romy Diaz. Gusto mong patunayan ko yun boss? Heto, basahin mo ang linya niya. Oh, di ba? Naririnig mo pa rin ang boses niya habang binabasa mo? Ganon katindi ang mga kontrabida noon. Si Romy Diaz ay lubos na nakilala sa mga pelikulang Ang Maestro bilang Ignacio de la Vega noong 1981. At bakit ko sasabihin? Kapag hindi mo sinabi, mapapatay mo ako, bakit ang hindi? Ang dalubhasa bilang Adyong Tulak. Sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Tatansin ako! Pinatagal-tagal mo ba? At ang Alamat ng Lawin bilang Leandro noong 2002. Dumating na matagal ko ng kinihimpan. Lalpat na sa kamay ko na ang bitsa ng iyong buhay. At marami pang iba. Heto na yung ngunit tol. Noong May 10, 2005, nang mabalita na ang ating idol na si Romy ay pumanaw na dahil sa cancer sa dila. Tama ka tol, na mayapa ang aktor, 5 buwan ang nakalipas nung pumanaw ang kanyang kaibigan na si Fernando Po Jr. Nako, ganun talaga siguro magmahal si The King, no? Sinusundo na niya ang mga kaibigan niya. Sa langit na lang daw yung shooting. Elias! Hindi na makakahawak ng tisa ito. Ano ang Sharo,
chance mo na ito para umayaw. Sinusuhulan ako ng mga taong ito. Naungong kayo! Anong naungong kayo? Anong pinagsasabi nito? Ang sinabi niya, mga siraulo ninyo. Sus Mariosep, ewan ko na lang tola kung hindi mo pa siya kilala. Sa bigote pa lang, alam mo na magiging miserable ang buhay ng bida sa kanya. Sa aking opinion, kung merong hari ng kontrabida, siya na yun tol, siya na yun tol. Siya ang mortal na kalaban ni The King. Siya si Francisco Bustillos Diaz o mas kilala bilang Paquito Diaz o Kids sa kanyang mga kaibigan. Siya ay kilala rin bilang isang movie director at higit sa lahat, syempre, isang di maitatangging mahusay na kontrabida. Yun nga lang, laging ang ending ay nagiging punching bag siya ni The King FPJ sa kanyang mga pelikula. Pero huwag kayong magpadala sa inyong mga damdamin mga tol. Alam nyo ba, sa totoong buhay ay talagang matalik na magkaibigan ang dalawa. At siya ay mapagmahal na asawa kay Nena at mga anak nilang sina Joko at Cheska. Pero bago maging aktor si Paquito ay nakilala muna siya sa pagiging magaling na basketballista na pambato ng Ateneo Blue Eagles noong 1955 at 1956. Lubos na namayagpag ang pangalan ni Paquito noong pinasukan niya ang movie industry. Gaya ng mga pelikulang Ang Pagbabalik ng Probinsyano bilang Roque noong 1998. Tiniente, naunahan mo lang ako! Ang totoo niya, talagang papunta na ako sa presinto mo! Niloloko tayo, napaliligiran tayo. Pamilya Banal, noong 1989. Akalain ba natin mauna silang tumating kaysa kay Victor? Pero malinis ang trabaho. Hanggang sa ngayon, hindi pa sumingaw yun. Kaya nga ulitin mo. Bobo Cop na kung saan gumanap siya bilang isang police officer ang pinakamahabang baba sa balat ng lupa. Pusa ko! Pusa ko! Ano? Pusa? Oo! Pusa ko! Mabuti't sinabi mo pusa na! Buti! Patay niya akin! Walang matigas at tinapay sa mainit na kape at ang dalubhasa bilang Sarge. Ang pumatay kay Labo-Labo? Ikaw, Maigan! Ba, hindi ako, sir! Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yon. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Taong 2004, nang mapabalita na ang veteranong aktor ay na-stroke dahil sa hypertension at siya'y sumailalim sa major brain surgery. Ngunit, noong March 3, 2011, nang tuluyang binawian na ng buhay ang magaling na aktor. Magkagayon pa man, ang iniwan naman niyang alaala at pagmamahal sa mga Pilipino ay mananatili pa rin sa kanilang mga puso at ito'y magpakailanman sa kasaysayan ng pinalakang tabing. Patunayan mo, nabilog nga ang mundo. Ang hirap naman ang tanong niyo, sir. Tsaka bakit sa akin niyo pinatutunayan? Ako ba may sabi nun? Bakit hindi niyo itanong kay Columbus? Filosofo ka, no? Palimuan namin mo ito!